another day, another vlog. Vlog is about 20 facts about etiquette. But before you watch this video, please hit that like button down below, and sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, mag-subscribe ka na. Please. Naulala naman po dito, so pagpasensya nyo na kung medyo maingay or malakas yung sound ng ulan sa labas. Hindi ko napapahabain pa to. Let's go now to the video. Number 1. Yung name ko. Name ko, Kiai din yan. So, yung Kiai, nanggaling siya sa Japanese word. Galing siya sa karate. Kasi yung whole family namin, as in yung whole family from mother hanggang sa pinakadulo kong kapatid, nagkakarate kami lahat. Kaya, yun, yung halos, di pala halos, lahat pala. Lahat ng pangalan namin magkakapatid. Tatlo kasi kami magkakapatid. Puro kami babae. Tapos lahat ng pangalan namin nang galing sa karate. Kasi, yun nga, lahat kami ng family nagkakarate. Tapos, yun, daddy ko kasi, siya yung founder, isa sa founder nung organization ng karate namin. Kaya, yun, kinuha din yung pangalan ko. At yung second name ko naman na Daniel, yung galing naman yun sa pangalan ng mommy and daddy ko na pinaghalo lang. Number two, ako yung pinakamaliit sa aming tatlong magkakapatid. Sabi tatlong magkakapatid, pangalawa ko. Yung height ng ate ko, mga ganyan sa akin. Halos hanggang kilay niya lang ako. Tapos yung usukan ng mga kapatid, mas matakal sa akin ng konti. Konti lang naman. Kaso nakakaya, diba? Yung parang kanyang family picture na kailangan bunso, pangalawa, panganay. Tapos may kita na yung height ko, yung ganun. Tapos ganun, diba? Ang pati na mataas, mababa, mataas. Kasi nila sa pita, siya yung pinakamababa. Ang pati na yun, nakakaya. Nakapaos yung... Yun nga, diba? Nakakaya yung mas mataas pa yung bunso mong kapatid kaysa sa'yo. Lalo na nung bata ako, as in, magkasing height lang kami na pagkakamalan pa kami kambal ng kapatid ko. Tatanungin nila, kambal po ba? Nakakainis na feeling na. Di po kami magkamukha. Tapos sabihin kambal mo ko. Kaya ginawa ng mami ko, pinainom niya ako ng cherry fur. Pinainom niya ako ng cherry fur para tumakad-tangkad naman ako. Pero effective naman siya kahit pa para tumakad naman ako ng konti. Tapos ngayon, medyo tumatakad-takad na rin ako. Number three, sino yung pinaka-close ko sa aming magkakapatid? So, yung, depende kasi yun eh. Kapag may times kasi na yung ate ko mas close ko dun kesa dun sa bunso, or yung times na ka-close ko yung bunso kesa ate ko. Kasi, alam niyo na, sa magkakapatid, normal lang yung nag-aaway, di ba? Kapag ka-aaway ko yung ate ko, syempre na-close ko yung isa. Pero, kapag aalis kasi ng bahay, mas ka-close ko yung ate ko sa labas. Tapos sa bahay, mas ka-close ko yung bunso kong kapatid. Kasi halos kami yung palagi magkasama. Kasi kasama kami sa school. Tapos, kapag may tinatanong siya about sa assignments, ako yung kalimitan tinatanong kasi pinagdaanan ko na yung anong yun, parang... Yun, pinagdaanan ko na nga yung ate ko. Pinagdaanan niya rin naman. Pero mas malayo na kasi. Parang medyo hindi na maano sa ano niya. What? Number 4. Yun, magugulatin po ako. As in, sobrang magugulatin ko na parang simpleng ganyan mo lang sa akin. Simpleng ganun mo lang sa akin. Yung simpleng ganyan mo lang sa akin, magkulat na ako yun. Lalo na kapag yung malakas na sound, tapos biglang pag-aano, parang kanyang biglang kukulog na malakas. Magkulat talaga ako. Kaya yung biglang may sisigaw sa malapit sa akin na biglang nasisigaw.
gulat ako kasi bibilis ng sobrang bilis yung tibok ng puso ko. Takot ako sa heights, takot ako sa insects like spider. Teka, insect bang spider? Mga ganun, tapos takot din ako sa dagat. So, una, yung sa height. Hindi ko kayang tumingin sa mataas. Yung malulula talaga ako, yung kahit yung sa mall lang, second floor. Tapos tumingin ako sa baba. As in, parang feeling kong malalaglag ako. Tapos, lalo na kapag yung glass yung tinatapakan, tapos kita-kita mo yung baba. Grabe, baka umiyak na ako dun. Di ba may gano'n sa ibang bansa? Yung may glass lang yung tatapakan nyo, tapos yung lalakaran, tapos yung ilalim. Malalim, as in yung malalim. Grabe, hindi ko kaya pumunta sa gano'ng lugar. Tapos next yung sa insects. Ayaw ko lang talaga yung parang pag nakikita ko yung itsura na parang ew, parang nadidiri ako. Lalo na kapag yung mga insekto na marami, paa, kamay. Tsaka ayaw ko talaga ng ganun. Lalo na kapag yung gagamba, kahit insect man siya o hindi, ayaw ko talaga sa gagamba. Promise. As in, I hate spiders. Okay, ganyan lang kaliit siya. Sinisigaw ako talaga siya, as in, na-irit talaga ako. Kasi ayaw na ayaw ko sa gagamba. Wala kong bakit, pero ewan. Lastly, yung sa dagat. Dati, hindi naman talaga ako takot sa dagat. Kaso nagkaroon kasi ako ng, parang, hindi naman siya trauma, pero parang, basta may nangyari kasi noon na nagpalawan kami. Number six. Sobrang emotional ko. As in, sobra. Yung feeling na mapagalitan lang ako ng mami ko. Yung parang normal lang naman kasi na magalit yung magulang, di ba? Kasi love nila tayo, kaya pagsasabihin na tayo kapag may mali tayo. Yun, as in, umiiyak talaga ako doon. Yung mapagalito lang ako sa umaga, kasi ang bagay-bagay ng dokumilos. Iyak na talaga ako sa school na doon. Grabe. Tapos, kapag sa friends din, sobrang emotional ko. Kapag nyari, yung best friend kong ganyan, mas sumasama na siya doon sa kabila, sa ibang friends pa namin. Parang sa akin, magtatampo agad ako na hindi na ako mamamas. Ba't ganun ako? Siguro kasi kulang ako sa friends ko, kaya ganun. Number 7, pinakaayaw ko na subject. Yung pinakaayaw ko na subject, siguro yung history. Ayaw ko na history talaga. As in, yung pag-uusapan yun na yung si ganyan, siya yung naggawa ng ganun. Tapos, yan, connected dyan yung science. Ayaw ko din yung science. Basta yun, ayoko nun. Ewan ko bakit, hindi naman sa ayoko talaga, pero nahihirapan kasi ako magkabisa doon. Yung mga sinasabi sa akin, parang nawawala agad sa isip ko, yung mga parts ng ganyan. Hindi talaga siya napasok sa isip ko. Nung nakapag-exam, namumblema ako. So, inaral ko ito, pero hindi ko matandaan ko ano yun. Number 8. Wala, magkahiwalay. Yun, number 8. Tamad ako. Ako, inaamin ko, tamad talaga ako. Pero hindi naman yung tamad na halos wala na talagang ginawa sa buhay. Tamad ako in a way na kapag gagawa na assignments, hindi agad ako nagagawa. Naghihintay mo na ako na maggabi, tsaka ako siya gagawin. Mas masipag ako sa gabi kaya sa kapag yung nakikita kong maliwanag ko, hindi talaga ako nagkagawa ng assignment. Kaya lagi ako puyat eh, tapos tulog sa school, di ba? Number 9. Gusto kong mag-artista.
Oh, gusto ko mag-artista nung bata pa ako. As in, gusto ko talaga mag-artista. Ano ko, di naman ako kagandahan, tapos di rin naman ako masyadong magaling umarte. Pero, ewan, pangarap ko talaga yun nung bata pa ako. Tapos, lagi akong nakaharap sa salamin. Tapos yung, alam niyo, parang, nay, yung ganun, yung iiyak talaga akong ganun. Yun, ewan ko, yung talaga gawain ko nung bata. Number 10. Ayan, number 10 na tayo. Nakakalahati na tayo mga friends. Congratulations. Number 10, mahilig ako sa chocolate. Well, mahilig talaga ako sa chocolate. As in, chocolate is life. Pero yun talaga, favorite ko talaga chocolate. Simula pa nung bata pa ako. Tama na kapag naglalaro. Hindi, chocolate. Yun, gusto ko ng chocolate. Yung feeling na halos araw-araw ako nag-chocolate. Pero ngayon naman hindi na masyado. Pigil na ako sa chocolate. Kasi, ang taba, taba pa na. Pero hindi naman taas chocolate. Pero isa na yon sa dahilan kung bakit. Favorite kong flavor ng chocolate, yung vanilla, yung milk, yung kulay puti. Gustong gusto ko yung sa chocolate. Pero ayoko, pinaka-ayoko yung dark chocolate. Sobrang pait kasi, hindi naman lahat, pero meron kasi akong dark chocolate na natikman na sobrang pait, parang kape na siya, kahit di pa ako nakatikim ng kape. Number 11. Isip bata. Bagi sa akin, no? Kasi may pagkaisip bata talaga ako. Kahit na teenager na ako, hindi pa rin mature yung isip ko. Kapag minsan nga na ano ako sa mga klase ko sa mama kasi yung feeling na parang sila ang dami nila alam sa buhay. Tapos ako parang, ha? Ano yun? Parang na-OP ako. Parang, ano yung sinasabi nila? Hindi ko alam. Ba't alam na agad nila? Yun ang galing naman. Ganun. Tapos, isa pa sa pag-iisipat ako yung mahilig ako sa cartoon. Favorite namin tatong magkakapatid yung Adventure Time. Adventure Time. In yun, sila Fins, legit. Favorite na ako yun. Meron na akong isang IG account na as in puro Adventure Time lang yung nakapost dun. Yun. Tapos, isa pa sa pag-iisip bata ko. Favorite ko rin si SpongeBob. Kasi nakapitan ako sa palabas na ito. Kahit na imposible naman na bakit nagkaroon ng pipe-up sa dalawang TV. Diba? Lala. Number 12 is favorite ko yung color pink. Masyado siyang girly, pero favorite ko talaga yung pink. Halos lahat ng gamit ko. Halos lahat ng gamit ko kulay pink. Ano yung bad favorite ko? Take a seat. Number right over there. Bali yung kumay ko. Yeah, number 13. No, no, no. No to gamot. Hindi naman meaning na huwag ka iinom ng gamot, pero kasi, ewan ko, hindi ko kasi kaya anong ng gamot na yung capsule, yung tablet. As in, yung matitigas, hindi ko siya kaya inumin. Yung iluluwa ko talaga siya yung sabihin, eh, nagkawin daw dito sa may malapit sa laman, tapos inom ng tubig. Tapos, wala, ewan ko, bumabalik ka mo talaga siya. As in, hindi siya napunta, hindi siya nabulas. Kaya, iniinom ko lang na gamot, yung syrup, tsaka yung chewable, nakakaya din. Kaya yung mga nagsasabi sa akin na kapag nilalagnat na daw ako or sinisipan ako, inuubo, inom daw ako ng gamot, ayoko, kasi hindi ko talaga siya kaya inumin. Kasi iluluwa ko lang siya, kaya ang sayang sa kanya lang. Kaya nga nung sabi ko kanina, diba, nung sa number 2, number 2, yung pinakamaliit ako, tapos pinainom ako ng cherry ng bata. Kasi hindi ko kaya uminom ng mga ganun. Ang ginawa ng mama ko, binubuksan niyang ganun yung capsule. Tapos, tinatakot niya sa, lalamunan ko yung powder, tapos tsaka ako inuminom ng gamot.
kasi hindi ko talaga kaya inumin. Kaya yun. Kaya. Mahilig ako mag-picture. Mahilig ako mag-picture lalo na kapag nagala kami. Pero hindi naman sa yung talagang maganda yung... As in yung parang sobrang ganda ng picture. Pero may konti naman. Maganda naman yung kuha ko. Tapos yun, gusto kong magkuha ng mga pictures na pang-Instagram. Kahit para sa iba, hindi siya pang-Instagram. Para sa akin lang. La, share ko lang. Yun, mahilig ako muna picture. Lalo na kapag kasama ko yung ate ko. As in yung hindi kami pwedeng umalis sa isang lugar na pinuntahan namin na wala kami picture na pang IG, pang DP sa Facebook. Kaya wala kami pang po-post. Kasi meron din kami meron din kami account sa Instagram na as in pang feeds lang siya. Follow niyo yun. At Adventure Time PH _ Adventure Time PH. Yun, andun yung mga pictures namin na pang-feed siya sa Instagram. Magka-share kami na ate ko doon kasi lahat ng pictures namin pinagsama namin. Tapos kapag nagpipicture ako, kasi kalimitan syempre yung pinaka-model ko yung ate ko kasi yung gusto kong kapatid. Ayaw niya masyadong sumasama sa picture. Yung kailangan pa namin siya pilitin para lang magpa-picture siya. Kaya yung kapag kunyari, pipicture si ate, sabihin ko na, usod ka konti doon, wala ka sakit na. O kaya, usod ka ng konti kasi sala yung pinakakuha na nung picture. Yung pinaka-view na gusto namin makuha. Yun, kami laga na ate ko yung magkasama. Kaya yung mga pictures ko doon, halos ate ko yung kumuha. Number 15, mahilig ako sa adventure. Yun nga, kaya ako mahilig ako sa adventure time. Yun. Mahilig ako sa adventure kasi... Ewan ko, gusto ko nga punta ng ibang bansa, pero wala pa sa plano. Gusto ko punta ng ibang bansa para lang mag-tour. Lalo yung, kasama pa yung picture talaga dun eh. Gusto ko punta dyan, punta doon, punta yun. Lalo na kapag kasama yung family, yung magkasama kayo ng buong family na parang kahit di na kayo umuwi ng bahay, magkakasama kayo, tapos napunta kayo sa iba't ibang lugar. Ganun kasi kami ng bata. As in, halos parang di na kami nakauwi ng bahay, napunta kami sa iba't ibang lugar para mag-adventure. Yun, marami akong natututunan, tsaka marami akong ibang lugar na napupuntahan, nalaman ko na ganun pala sa lugar na to, may ganun pala sa lugar na kanya. Kaya gustong-gusto ko talaga mag-adventure. Paano yun? 16. Number 16. Hot or cold? Hot or cold? Mas gusto ko yung cold. Hindi sa tao ah. Hindi yung cold na tao. Pero gusto ko yung, mas gusto ko yung malamig. Sa, kunyari sa pagkain. Mas gusto ko yung malamig na pagkain kaysa dun sa mainit. Lalo kapag yung sa kanin, tapos bagong luto, hindi ko talaga siya kakainin. Mas gusto ko yung malamig na, pero niluto syempre, ayoko ng bigas. Kainin mo ba naman bigas? So, yun nga, mas gusto ko yung malamig. Pag mainit naman yun, pinapalamig ko muna bago ko siya kainin kasi hindi ko talaga kaya. Ewan ko kasi mababa yung pain tolerance na katawan ko. Yung simple init lang, paso na talaga yung dila ko. Sa L1, ganun talaga siya. Tapos, mahilig ako sa ice cream. Tapos kung papapiliin ako ng panahon, mas gusto ko yung malamig kaysa yung mainit. Mas gusto ko yung nagsusnow kaysa yung summer. Kahit wala namang snow sa Pilipinas, kaya gusto ko makakita ng snow. Ewan ko ba, kasi kapag malamig, parang madali lang. Hindi naman sa madali, parang pag nalamig ko mag-jacket ka lang, mag-suit ka lang na maraming damit. Pero kapag mainit, parang nag-pipe ka na, nag-aircon ka na, electric fan, parang wala, diba? Walang effect. Tapos yung buhok, parang haba-haba, tapos yung dikit talaga, parang ew, kaliri. Kaya yun, ayoko nang mainit.
17. Mahilig ako sa ulan. Hindi naman yung ulan na parang binabag yung kalakas-lakas. Yung ulan lang na, yung ganyan, yung simple lang. Parang may napatak-patak lang na ano. Tapos yung tunog ng patak ng ulan, gustong-gusto ko talaga yun. Ang relax siya sa tenga. Tapos may kasama kong piano. OMG. Grabe. Gustong-gusto ko yun. Tapos, ang gusto ko pa sa ulan, yung basa yung saig. Hindi naman yung asing baha. Pero yung basa siya ng ano, yung pag tinapak-tapak mo, tapos may nakasipas, tapos may tuloy yung splash. Splash! Splash! Yung talaga as in parang, di ba pati sa akin isip bata? Pero, wala, tuwang-tuwa talaga ako. As in kapag nakita ko ng paddle tawag din, di ba? Paddle of water. Basta yun. As in tinatapakan ko talaga siya. As in gusto ko yun. Naghiwalay na siya. Number 18. Marami akong gusto pero hindi ko siya ma-achieve. Kaya nung sarado yung pagiging artistic or creative. Hindi kasi ako artistic talaga pero yung gusto ko talaga mag-painting, mag-drawing, gusto ko rin calligraphy. Tapos yun, gusto ko yung mga ganun. Kasi hindi ko lang, as in yung nag-tutorial na ako sa YouTube, tapos ginawa ko ng lahat, pero wala talaga, hindi talaga kaya ng powers. Pero ang trying hard ko pa rin, at least diba nag-try ka, kahit di siya yung talagang maganda, at least nag-hirapan mo. Tapos isa pa yung pagiging creative. Yung sa mga projects ko, kanyang nagagawa ng scrap ko, alam niyo yung gusto ko maganda yung kakalabasan, pero ganito lang yung kakalabasan. Parang reality, ay expectation versus reality. Ganito yung in-expect mo na ganyan yung kakalabasan ng gagawin mo, pero ano nangyari? Ito lang siya, yan na yun. Parang ganun, di ba? Number 19. Sabi nila, taray daw ako. Totoo naman, pero hindi naman as in nabataray talaga. Depende lang talaga sa tao yun. Kasi, the way daw na pananalita ko, ang taray-taray ko daw. Siguro, mataray nga talaga ako magsalita. Ewan ko, lumaki talaga ako siyang siya. Lumaki talaga akong ganun. Yung first impression nga daw sa akin ng mga tao yun. Yung mataray nga daw, tapos parang kapag kinausap mo, snapper, tapos yung hindi daw na ikisama, tapos yung ulo. Basta ganun talaga yung first impression na sa akin, parang bait-bait ko kayo. Pero yun, sabi naman daw nila, kapag nakalala mo naman daw talaga ako, masasabi mo naman daw na hindi naman daw pala talaga ganun. Mabot ito na yung 20 mga best. Finally, ito na yung last. Yung last, yung pinaka-description ko sa sarili ko. Pinaka-description ko sa sarili ko ay palaging tulog. Yon. Palagi akong tulog. Ewan ko kung bakit. Natutulog naman ako ng ng maayos. Tuwing gabi. Kahit halos lagi naman ako napipayat. Pero tama naman yung tulog ko. Yung sakto. Insakto, yung walang lapis, walang kulang. Sana, pati siya. Joke lang. Yun nga. Wow. Ewan ko, lagi ako natutulog kapag nagbiyahe kami. Kahit katutulog ko lang bago kami umalis ng bahay, kahit gising ko lang pala. Inaantok talaga ako, as in nakakatulog talaga ako sa kotse. Tapos kahit sa school, as in kahit nagkaklase, tapos nasa unahan pa talaga ako eh. Kahit nasa unahan ako, tapos lagi akong tulog. Alam niyo yun. Natutulog naman ako na maayos sa bahay, pero lagi ako nakakatulog sa school. Kahit sa ang lugar nga ata, nakakatulog ako. Kaya ko matulog kahit sa ang car. Ayan na! Meron na kayong 20 facts about Ate K. Marami pa, pero 20 na lang muna ngayon kasi ang dami ko na sinabi, diba? Parang
Nakakasawa naman ata pakinggan yung boses ko na ang haba-haba-haba-haba ng mga sinasabi ko. Shoutout nga pala dun sa aking idol na si Kesha Yardrin. Meron din po siyang YouTube channel. Ilalagay ko na lang sa baba yung link nung YouTube channel niya. Kaya yon, mag-subscribe na kayo sa kanya kasi marami rin siyang magagandang vlogs. Kaya i-like to na yung mga videos niya. If ever na meron kayong suggestion kung ano yung magandang i-vlog, huwag na kayong mahihiya na i-comment sa baba. Tapos kapag kaya ko siyang i-vlog, i-vlog ko siya. Yon. Thanks for watching and don't forget to like this video and hit the subscribe button down below. Yun lang. Thank you. I love you all. Sarang heyo. Hanggang sa muli.